ngayon, sisimulan ko na ang aking paglilinis dito sa loob ng bahay. Si asawa nandoon siya sa labas, so ako yung ma-assign dito sa loob. Kasi mamaya, pupunta na naman ako doon sa farm, sa isang bahay. Dito kasi, inaalagaan ko yung auntie ng aking asawa. Wala kasi yung ibang maiwan dito. Tapos, dalawa kami nagbabantay sa kanya before. Kaso lang yung biyanan ko, wala siya dito. So ako yung parang inaasahan nila na mag-aalaga sa kanya ngayon. Kasi si asawa may trabaho din naman siya. At saka ako, naiiwan lang dito. Tapos may kung may magluluto dito, ako din maglilinis, ako din ako ang gumagawa lahat. Wala silang maasahan na iba para magbabantay sa kanya at maiiwan sa kanya. So ngayon maglilinis ako ngayong araw. Tapos napausap pa namin kanina ni asawa na ako pumunta doon sa isang bahay para magmawar siya naman, nagmamawar siya sa labas. So mamaya ako na naman ang gagawa doon sa isang bahay para makarelax din siya. At saka bukas is iba na naman ang yung ano namin, iba na naman ang aming trabaho. So dapat ngayong araw matatapos namin kasi maganda ang panahon, hindi masyadong mainit at saka parang makulimlim ang panahon ngayon dito. Maganda magmower ngayong araw. Tsaka yung panahon kasi dito makulimlim siya. Napakaganda na magtrabaho sa labas ng bahay or sa farm ngayon kasi wala masyadong init. So hindi masakit sa katawan at sa masakit sa ulo. So sisimulan na natin ang mga gawaing bahay. Sinabihan siya na kanyang daddy na kunin niya yung pinutol niya last time na kahoy doon. So ayan, nagtatrabaho siya. Buti na lang sumunod sa kanyang daddy, sa utos ng kanyang daddy. Dapat din na siya matuto siya sa mga gawain. Hi guys, ito si Bridget. Gising na siya. Gusto na niya na maghahanap ng pagkain. Ayan siya, pero tapos na kaming kumain ngayon. Hindi na siya makahanap ng pagkain sa aming lamesa. So ito siya, lumalabas galing sa kwarto at gusto niya maghanap ng pagkain. Meron naman siyang dry food pero ayaw niyang kumain. So ito siya, pumupunta din siya dito sa akin. Gusto niya na i-rub yung kanyang body, kanyang ulo. Yan ang napakagusto niya sa akin. Gustong-gusto niya yung ipit siya. May pagkain siya pero naghahanap siya dito sa mesa ng pagkain, under the table. So ito ang Bridget dito sa bahay, na cutie. Tingnan niyo yung ano niya. Tingnan niyo yung mukha nito. Nagmamakaawa at naghahanap ng pagkain. Are you looking for a food? Looking for a food? Maghuhugas ako ng pinggan. Kakatapos lang namin kumain ng lunch. So ngayon maglilinis na ako dito sa kitchen. Maglilinis tayo para mamaya iba na naman yung aking gagawin. At matatapos din yung mga gawain dito sa loob ng bahay. Kakatapos ko lang maluluto ng panghapunan namin. Meron ako ditong rice, meron akong niluto na gulay, yung okra, alubati, repolyo, tapos merong broccoli, pinaghalo-halo ko na parang gisado siya. Tapos nilagyan ko ng soya sauce, nilagyan ko ng chicken cube, nilagyan ko din ng classic sauce, tapos meron ding liquid seasoning. So yun lang ang aking nilagay, so medyo masarap din siya. Parang excited na akong kumain dito na sa aking likod, ang aking mga niluto. So ayan, sisilipin natin kung ano yung niluto ko dito. Ayan ang aking naluto ngayon. Ayan, yung ating alubate, okra, meron din siyang cabbage or repolyo, tapos merong red bell pepper, tapos meron din siyang chicken. Fried chicken yan siya, tapos sinalo ko lang siya dyan para maging masarap din yung aking gisado na gulay or yung parang stir fry. So, ayan siya. Ang sarap nito guys, with rice. Yan ang aming hapunan ngayon. Kitang-kita nyo, diba? Ang sarap nito. Tapos naghahanda din ako ng pagkain para sa aking alaga dito. Meron akong hinahanda para sa kanya. Ang hirap talaga mag-isip kung ano yung kakainin niya. Kasi lagi lang siyang natulog ngayong araw. So ito, ang naisip ko is yung ready-made na rice. Yung nasa pack na siya. Yung butter and garlic rice. Masarap din yun. Na-try ko yan siya before. Tapos naisip ko din na kasama sa rice yung pork and beans. Ayun ang kanyang yun ang kanyang hapunan ngayon. Masarap din yun. At titingnan natin yung aking mga niloto dito. Yan ang aking pork and beans. Yan siya, kumukulo pa. Yan ang aking ipapakain sa kanya ngayon. Ano na yan siya, luto na yan siya. Pinapainit ko lang to. Yan ang ating pork. Aside sa kanyang pork and beans, may nahanda din ako dito na rice.
So ito ang kanyang rice na kakainin ngayon. Marami-rami din to. Garlic and butter. So masarap to, guys. Na-try niyo ba to? Masarap din to siya. Nasa ano lang to, nasa pack. Madali lang siya, 90, parang nilagay ko lang sa microwave ng 90 seconds. So ito na lahat ng papakain ko sa kanya. Pork and beans, napakasarap nito, guys. Tapos butter and garlic rice. O di ba? Sarap yung pinaghanda ko sa kanya ngayon. Wala na po kasi ako maisip kung ano yung papakain sa kanya. Ayan, kitang-kita nyo dito. Masarap to. Sino ba nakatry nito na pork and beans with rice? Magpakabusog ako ngayon kasi may trabaho pa ako sa bahay. So, ayan, ito ang aking mga pagkain na hinahanda para sa aming hapunan. Ito kay asawa, siniparit ko na sa isang plate at sa akin, siparit ko din sa isang plate. So, titingnan natin, guys, ang mga plate namin dito. Ito kay asawa, yung pork, yung rice niya, butter and garlic, tapos yung ano, yung vegetables. So yan ang sa kanya, ang kay Pinay dito. Wow, sobrang dami sa isang plate. 'Di ba? Daming rice, dalawang klaseng rice, tapos may pork and beans and gulay. Ito sa akin, guys. Kita niyo dito, 'di ba? Dami, dinamihan ko kasi magtrabaho ako ngayon. So, kitang-kita niyo, punong-puno ang aking plato. Ang daming pagkain ngayon. Now we are ready to go home. Magmamawing ko ako ng grass doon. So siya, tapos na siya dito. Ako na naman. Just done eating supper. And now what you bring in the... I don't know where that came from. It just appeared in my hand. I don't know how it happened. Oh, just... No, have a look at that. But it tastes good. Bye. Yun, pumunta na din siya doon. Hinatid lang niya ako dito kasi magmamaw ako dito sa mga grass. Balik na naman siya sa kabilang bahay. Naiwan ako dito. Hi, Miles! One cat is there in the roof. So, dito na ako. Mag-start na ako mag-mower dito. Dito na ako sa aking mower. Ito. Dito na tayo. Start na tayo magtrabaho din dito kasi si asawa tapos na siya kanina. At ako na naman ngayon. Yung mga dugi nandoon na. Oh. Nasaan na ba yun? Pinalabas namin yung mga aso.